Magandang araw mga kapitek, ako po si Sir Willie, ang inyong lead trainer para sa NCash Review at narito na naman po ang isang episode ng ating review na tiyak ay marami po kayong matututunan. Good luck po sa inyong lahat na mga future school principals. Magandang araw mga kapitek, narito na naman tayo sa isang video ng inyong review session para sa inyong preparation for the NCash 2024. Ang session na ito ay session number 13 na po, mga kapitek. And our topic for this video will be the Omnibus Guidelines on the Regulation of Operations of the Parent-Teacher Associations under the DepEd Order number 13, Series of 2022. Ito ay napapanahon mga kapitek dahil related ito doon sa naunang video natin kung saan ay diniscuss naman natin kung ano yung function ng ating School Governance Council. So hand in hand with the SGC ay ang ating SPTA. Kaya halina at tignan natin kung ano ang nilalaman ng DepEd Order number 13. Pero bago tayo pumunta sa mga details ng ating DepEd Order, mga kapitek, ay tignan muna natin yung understanding natin as regards the DepEd Order. So, check your understanding number one. Tingnan natin kung gaano nyo kakilala itong mga DepEd Orders na ito at ano yung kanilang mga legal basis. For question number one, which of the following legal basis states that PTA all over the country shall aid the municipal and other local authorities and school officials in the enforcement of juvenile delinquency control measures and in the implementation of programs and activities to promote child welfare. Apat po mga kapitek ang mga legal basis na mababanggitin po natin. Una, PD 603 or the Child and Youth Welfare Code. We have BP 232 or the Education Act of 1982. Batas Pambansa 232, Republic Act 9155 or the Governance of Basic Education Act of 2001. And then we also have the RA 7160 or the Local Government Code of 1991. So alin dyan sa apat na yan ang may kinalaman doon sa stipulation ng role ng PTA regarding the municipal and other local authorities? Ano kaya ang kinalaman ng PTA dito? Tignan natin ang tamang sagot. Correct answer is letter A, PD 603 or the Child and Youth Welfare Code, mga kapitek. So, itong PD na to, ito yung nagsasabi. You know, ito isa sa mga rational, isa sa mga legal basis na sinasandalan ng creation, ng panibago na PTA guidelines po na ito. It has something to do with the role, no, of the school through the PTA as regards yung enforcement ng juvenile delinquency control measures. Yun lang po yung tatandaan natin dito mga kapitek. Yun yung isa na importante na i-highlight natin na when we talk about PD 603, ito ay may kinalaman kay juvenile delinquency control measures. Okay? Question number 2. Which of the following legal basis emphasizes the rights of parents to organize themselves and or with teachers, thereby establishing a forum for the discussion of their duties and concerns in the education of their children? Same legal basis ang pinag-uusapan natin. Alin dyan kaya ang tamang sagot? PD 603 ba? BP 232 ba? RA 9155? Or the RA 7160? Correct answer? Letter B, no, ito po ay ang ating BP 232 or the Education Act of 1982. Anong kailangan natin na matandaan dito kay BP 232? Siyempre, hindi naman in toto yan na makikita natin sa mga exams. However, we talk about the legal basis kung saan ito sumasandal. No? Matanong lang natin, eh, bakit kailangan pa naming pag-aralan ito, sir? It's because doon sa ating leading strategically domain number one, kailangan natin na lahat ng mga actions, lahat ng mga ginagawa sa paaralan ay may sinasandalan po tayo na legal basis. Okay? So kasama na po yun dito, yung ating BP 232.
Ito nang nagsasabi na ang Education Act of 1982 nagbibigay no ng legal basis sa rights ng ating mga parents to organize themselves and or with the teachers, kasama na po yung establishment dyan ng ating PTA. Okay? Question number 3. Which of the following legal basis emphasizes the general direction in establishing school and community networks and encourage teacher organizations, non-academic personnel of the public schools, and PTCA? Same legal basis pa rin tayo. The correct answer is, alright, ito ay ang letter C, RA9155. Bakit si RA9155? Kasi nakalagay po doon under, kung titignan natin yung sequencing, it's the RA9155 na pinagmulan ng lahat ng mga legal basis. So ito yung nagbigay ng direction para sa devolution ng functions ng ating DepEd mula kay central papunta sa ating mga schools. Ganun din, ini-specify ng mga trabaho no, na nakasahan sa RA9155, ini-specify nito yung trabaho ni school head na kasama doon ang establishment ng school and community networks. And at the same time, the encouragement ng teacher organizations, non-academic personnel of the public schools, and the PTA. Question number 4. Which of the following legal basis establishes the roles of the PTA in the LSB or the local school board? Same legal basis pa rin po tayo. Ang tamang sagot ay, it's letter D, the RA7160. Ano yung keyword po natin dito? Napaka-simple lang mga kapitek. Alam natin na ang local school board or the LSB, ito ay specifically mentioned kay RA7160 or the Local Government Code of 1991. Ito yung nag-stipulate na kasama ang municipal or the city mayor, kasama si mayor, okay, together with the superintendent, no? And of course, kasama dyan yung ating Federation PTA a representative through the president in most cases. Okay? So, kasama po siya doon sa creation ng tinatawag natin ng local school board. Ganoon din po mga kapitek na ang local school board na yan ang nagbibigay ng karapatan or binibigyan ng katungkulan, karapatan, no, or the ability to disperse yung tinatawag natin na special education fund or the SEF. Mapapansin po ninyo mga kapitek na yung SEF, ang paggamit po nito, naka-stipulate pa rin. Saan? Naka-stipulate pa rin yan sa ating local government code. But, nilagyan siya ng governing body kung sino ang pupwede na makapag-decide kung saan ito gagamitin. Okay? Saan specifically ito gagamitin? And ito ay via the local school board na kung saan may role na ginagampanan ang ating PTA. Okay? Question 5. Who among the following is not eligible to be a PTA member? Sino dyan ang hindi kasama sa mga PTA members natin? A relative of the learner within the fourth degree of affinity and consanguinity? An individual who holds certification from the barangay stating that the individual has physical care and custody of the learner? An individual to whom the physical care and custody of the learner has been entrusted? Or in letter D, in the case of an orphan, the individual or the head of the institution was the physical care and custody of the learner. Correct answer? That's correct. It's letter C. No? Lahat po ito, yung A, yung B, at ang D are all stated under the DepEd order relative to the term PTA members. Okay, PTA members. When we talk about PTA members, ang A, B, and D are all qualified. Okay? Hindi po kasama dyan ang individual whom the physical care and custody of the learner has been entrusted. Ano pong kulang dyan, mga kapite? Ang kulang dito ay kasulatan, a document, or particular letter for that matter, na nagbibigay ng karapatan o nagbibigay ng pahintulot na itong bata na ito, nung individual na ito, ini-entrust
into one particular individual as the legal guardian, but not necessarily court-appointed. No? Kasi nga, mga kapitek, tanda natin, we only talk about the PTA member. Ibang usapan kapag ang pinag-uusapan na ay ang mga officers. So kapag official na yan, iba na yan. No? Hindi lang siya dapat simpleng letter lang na nagbibigay ng pahintulot or instruction na yung bata ay ini-entrust sa isang individual. Alright? If you will have to become the officer of the SPTA, then that's a different case. Kasi pinapayagan lang doon ay ang, syempre, yung parent mismo. At kung guardian man, kailangan yung guardian ay court-appointed. Ulitin natin, kailangan si guardian ay court-appointed. Okay? Now, let's move on with the details of the DepEd order. Mga kapitek, ang DepEd order na ito, as I've mentioned kanina, ay related, no? Doon kay DepEd order that created the School Governance Council. So hand in hand with the SGC ay ang SPTA at itong omnibus guidelines na ito na nai-release, no, noong March of 2022 ay nagko-consolidate, just to give you the background there, no. Ito ay nagko-consolidate doon sa mga iba't ibang mga DepEd orders that were released, no, na sinusundan natin ng napat katagal na. Hindi ako nagkakamali, 2008-2009 yan. So ngayon, it's about time na magkaroon ng single unifying guidelines para sa ating regulation and operation of the PTA. At nangyari nga ito via the DepEd Order number 13, series of 2020. Mga kapitek, ang ipinapakita natin sa inyo is the actual DepEd Order. May mga, ano yan, ha? May mga konting issue as regards ating mga terms because, you know, gumamit lang po ako ng I love PDF dyan para lang i-convert ang aking PDF file papunta sa isang PowerPoint or slide deck presentation. Alright? Let's dwell into the details. Tingnan natin mabuti. Okay. Ibibigay lang po natin, mga kapitek, yung importanting provisions, no? And yung may mga, of course, lahat ng mga parts ito importante, but we will just be emphasizing yung mga significant the areas of the DepEd order in the context of yung bilang school head. Yeah, it's my little girl. Alright? So yung ating rationale, okay, okay natin, eh, yan ang epekto kapag pinadaan po natin yan kay I Love PDF. Nabanggit natin kanina kung saan legal basis tumatayo ito, yung ating DepEd order na ito. Nabanggit ko yung PD603 about Child and Youth Welfare Code. Nandito din yung Batas Pambansa 232. And of course, yung ating RA9155. Okay? Nabanggit na natin extensively yan kanina. Ganon din po yung isa pang DepEd order which is the RA7160, no? Or the Local Government Code of 1991. Alright? So, yan po yung mga legal basis natin at kung ano yung binabanggit ng apat na mga batas na yan patungkol sa establishment and operation of the PTA. Okay? So, yung scope niya, the guidelines of 2022 shall primarily apply to all public schools offering the K-12 basic education. It shall also cover all private and non-DepEd managed basic education to the extent applicable as provided herein. Okay, syempre may mga modifications yan, pwede nilang gawin kapag nasa private sila. Okay? But for public schools, definitely this will be our Bible in terms of the organization of our own PTA organization. Okay? So in here, yung definition of terms natin, na-define po yung guardian. Again, yung guardian refers to the concept of which, no, may refer to the following, you know, authorized in writing by the biological parent, a relative of the learner within the fourth degree of consanguinity and affinity, na ba? Certification from the barangay na nasa iyo yung physical care and custody of the learner,
Okay? And of course, kung nasa institution yung bata, sa orphanage, for example, no, merong head of the institution who will be representing the learner, no, in matter of the PTE. All right? Of course, nabanggit din natin may term na homeroom, the homeroom advisor. These are important because along the way, they will also be forming part, no, of the organization po ng ating PTA. Okay? So we have other terms pa dyan na i-specify. Next, organization of the school PTA. Okay, tanda natin na yung primarily the PTA serves as the forum for discussing school-related problems and their solutions while ensuring parent-guardian full cooperation in efficiently implementing the school programs. Please take note of this, ha? Paki-take note po ito kung ano yung pinaka-primary role ni PTA in the school. Okay? It will serve as the forum for the discussion of school learner-related problems and the possible solution. Hindi lang po problem ang pinag-usapan, but more importantly are the solutions that are associated with it. In the organization of the PTA, kailangan po natin itong ma-organize within 30 days, no, from the start of the classes. Kailangan meron ka ng SPTA na mabubuo. But of course, bago mo mabuo yung SPTA, ay dadaan ka muna kay ito, HPTA, Homeroom PTA. No? This is the PTA organized at the classroom level, and the HPTA shall be composed of all parents or guardian members and homeroom advisors. Yan, kasama po yan, malinaw yan. All parent, guardian members, and homeroom advisors. Kasama po dyan si teacher, no? The HPTA shall erect from among its parent guardian members the following set of officers: may president, may vice president, secretary, treasurer, auditor, and other positions it may deem necessary by the majority vote of those present during the election. Okay? Kung sino man yung mananalo na presidente ng homeroom PTA, then magpo-proceed dito kay grade level PTA or GRPTA. This is the PTA organized in each grade level, which shall be composed of all parent guardian members and teacher members of all particular grade level. Okay? Siyempre kasama sila, no? Kasama sila yung all of the members. However, in the selection of the grade level PTA na pinag-uusapan natin, we talk about those officers, then magkakaroon ng ano ng there is hereby created the GRPTA Council of Representatives. Council of Representatives, in which all grade level composed of all presidents of the HPTA, okay, shall be composing, no, yung ating GRPTA Council of Representatives. The Council of Representatives shall elect from its members the grade level representative who shall represent their respective grade level in the school PTA activities. A permanent alternative shall also be elected per grade level to act as a representative in the absence of the GRPTA representative. So magkakaroon ng Council of Representatives kung halimbawa po ay kinder to grade 6, ayan, yung mga council na yan ay binubuo ng mga presidente ng iba't ibang mga homeroom organizations. Okay? So from the HPTA to the GRPTA. Pagkatapos ma-elect noong mga grade level representatives, kasi election naman ng grade level representative yan, then magkakaroon ng organization ng school PTA. Okay? So, the General Assembly shall be composed of all the parent guardian members. Alam na natin yan kasi GA yan, ano? Pero ang crucial ay tingnan natin kung paano binubuo yung ating SPTA. So, sino ba? Malalaman din natin later on with the table kung ano ang laman ng ating mga membership for the SPTA. Okay? The SPTA Board of Director is hereby created, no, which shall be composed of all the duly elected GRPTA representatives and teacher representatives. So the BOD consistent with 11.2.
No? The officer shall be composed of chairperson, the vice chairperson, secretary, and treasurer by the majority vote of those present during the election. Okay? Merong executive committee, no, in relation to the preceding section, the chairperson, vice, and the secretary shall also serve as the concurrent president, vice president, and secretary of the SPTA Exico. Okay? The BOD shall appoint a collection and disbursing officer from among its members during the elections. Ito kasi yung magmamanage ng pondo na later on ng ating PDA. No? So the reason why the executive committee, no, or the board of director, I mean, will have to form, no, organize yung kanilang hanay at magkaroon ng appointment ng collection and the disbursing officer. In terms of the membership in PTA shall be limited to the parents on their absence, the guardians. Again, pag sinabi natin na guardian, pwede lang sila. Now, consistently with all the different terms that we have mentioned, a teacher member elected as member of the membership can be any of those terms that nabanggit natin. Pero pag pinag-usapan na po natin yung officership, then we only talk about the guardian that is court appointed and the parent of the learner. Okay? Teacher member elected as member of the BOD shall not be elected as an officer except for the secretary. Ganun pa rin. Hindi pa rin po nagbabago ito from the original DepEd orders na nakita natin before. Ang ating mga teachers ay hindi pwedeng humawak ng mataas ang posisyon except for the secretary. Okay? Ayan. Duties and the responsibilities of the parent and guardian. Hindi ko nababanggitin po ito. Kung ano yung ano, you just have to go over, no, itong mga terms na kasi medyo mahaba po, po yan. Teacher members naman, ganun din. So we have the parent members, we have the teacher members. Ayan. In terms of the election, bago kasi magkaroon ng election, si school head ay mag-create muna ng 7-member election committee or the ELECOM. Okay? Shall be created and shall be convened by the school head. Ayan. Malinaw po yan, ha? Sino ang bubuo ng ELECOM? Si school head. Nobody else. Si school head lang. The ELECOM shall have overall supervision over the conduct of the HPTA and the GRPTA. And direct supervision over the conduct of election of the BOD and the SPTA BOD naman. So, sinong bumubuo ng ELECOM? It's the school head being the chairperson and 2 teachers and 4 parent guardian. Okay? As members to be appointed by the incumbent SPTA board. So, sino yung ibibigay na miyembro ng ating, ano, ng ating ELECOM? Ayan, ha? Members to be appointed by the incumbent SPTA BOD or the outgoing SPTA officers po yan. So, they will be the one to determine kung sino yung 4 na additional members of the parent na bubuo ng ating ELECOM. Okay? So ELECOM will take charge of the election, particularly of the HPTA and the GRPTA. Next. So okay na yan. Please try to take note, ha, kung ano yung kanilang mga specific na gagawin. Meron kang meeting agenda, silang nagpiprepare niyan, nagbibigay ng mga mode of communication, naglalagay ng mga posting, kung ano na yung mga other activities that will be conducted in relation to the election of the PTA. Okay? May election timeline. So ito yung binabanggit ko sa inyo kanina. No? Under the election timelines, ito ay dapat within the 30 calendar days from the first day of classes ay mabuo na yung ating SPTA BOD. So within 30 days lang po dapat ang binibigay niya. Next. Okay na po ito.
Trabaho pa rin ni Elicom ha, di Elicom. Medyo crucial kasi yung work ni Elicom dito na ni-specify ng ating PTA. Kasi doon magjo-jumpstart yung development natin ng ating mga PTA BOD or the SPTA BOD. Okay? So, pwede itong mag-conduct ng physical election, pwedeng remote communication under a particular app hanggat kaya na po pwedeng gawin. So, binibigyan ng flexibility yan in terms of the para ma-meet lang nung yung quorum, no? At kapag nagawa ng resolution, ay valid pa rin because nasa quorum na yung grupo or the council. Okay? Yan. So, again, iba't ibang mga modes na yan na nabanggit po natin. So, pwedeng physical or pwedeng hybrid. Okay? As part ng ating formation of the PTA. Now, this one, very crucial yung composition ng SPTA BOD. Ngayon, binibigyan ng specific na criterion or criteria kung ano gagawin ng iba't ibang mga public schools kapag sila ay mag-create ng kanilang PTA. So, alimbawa, meron tayong primary school from kindergarten to grade 3 lang. Okay, ilan ang composition niya? 4 parent guardian members and 1 teacher representative. Okay? 4 members or parent teacher guardian or 1 representative. So dito we have 3 and 1. That 4 and 1 naman. For the elementary school naman, 9 members yan, no? 9 members. We have how do you call this one? 9 members din dito sa kabila, no? 6 parent guardian members and 3 teacher representatives. Right? Then we have integrated school naman or the IES. Meron kang 11 parent guardian members and 4 teacher representative. So, pwede din naman ng 10 guardian members and 5 teacher representatives right here. Pag integrated school yan. Kapag integrated na elementary to junior high lang. Pero kapag integrated na elementary to senior high, madadagdagan na siya to 17 members naman. Kapag junior high school, ang ating miyembro ay we have junior high school only. Not applicable na yan kasi ito yung clarification eh. Kapag kung nag-offer ba ng kinder or hindi. No? Pag ito ay nag-offer ng kinder, kinder is offered. Ito naman ay kinder is kinder is offered, ito naman ay kinder not offered, no? Hindi naman na nilalagay. Okay. So definitely hindi naman junior pag junior and junior lang or senior lang, merong specific po na number na kailangan natin na tingnan, no? So we have 6 members here, 4 parent guardian kung junior lang yan, 9 members naman and 9 and 3 kapag junior to high school. Pag junior high school lang, 4 and 2, kaya 6 lang. Ito naman, 6 and 3. No, ganun din kapag standalone, 2 GRPTA and 2 alternate and 2 representatives lang yung mga kasama. Okay? Please take note of that ha, kasi importante na alam natin yung composition na yan in terms of the membership ng SPTA-BO. Okay? So, tignan natin. Another check your understanding. Question number 6 tayo before we proceed. Which of the following refers to the PTA organized at the classroom level composed of all parent, guardian members, and homeroom advisors? Sagot natin ay HPTA. Okay? Check your understanding number 7. Which of the following refers to the PTA composed of all duly elected GRPTA representatives and teacher representatives? Sino ba yan? Siyempre, yan ang ating SPTA BOD or the Board of Directors. Next, we go into the terms of office. Ganun pa rin, walang pinagbago sa terms of office po nila. In local, an SPTA BOD, its officers and the execom can serve for more than 2 consecutive terms. Dalawang consecutive terms, that would be good. Pero pagdating ng pangatlo, hindi na siya po pwede. Pwede ulit pumalik, pero magpapahinga muna ng isang taon. Okay?
hangga't meron pa siyang anak dyan as legal guardian, court-appointed or being a parent. Okay? Ano yung mga trabaho? This is the following duties and responsibilities. One, to ratify or overrule any act decision made by the exequo. Kapag BOD ang pinag-uusapan, you have to take note, ha? Yung exequo natin, you have the president, vice, and the secretary lang. To plan activities, to support programs and campaigns of the school, to plan activities and create opportunities conducive to the learning environment, to act on all matters or issues related to elevated for a decision through the passage of a board resolution, to maintain records of all PTA, its bios, and all of the officers. Yan po yung mga kasama dyan. Okay? Yan po yung ating mga BOD. Again, itong mga sumusunod na slide will specify kung anong trabaho ni chairperson, anong trabaho ni vice chairperson. I will not dwell with that. It's self-explanatory naman po yung mga functions nila. And then, susunod na level ay ang secretary. Dito lang po pwede na ma-elect ang ating mga teacher representatives. Hindi sila pwede ma-elect as president and vice or chairman and the vice chair. Okay, naka-specify din dito dun sa sumusunod na mas slide kung ano yung trabaho ng ating SPTA exequo. What else? Okay, let's go into the other part. Kung ano nga ba yung other related concepts, no, naka-address po dito sana. Paano kung merong bakante sa membership ng SPTA BOD? Ito yung gagawin po ng mga miyembro, no, within 1 week from the time within 1 week from the time an SPTA BOD is considered vacant resulting from removal, resignation, or death of a member, as provided under the preceding sections, the alternate representative or the grade level shall co-assume the vacated position. No? Provided that if the vacancy occurs from among the teacher representative to the SPTA BOD, an election shall be conducted from among the homeroom advisors to fill this vacancy. Okay? Mga instructions lang naman yan kung paano pagka in case nga na hindi maiwasan, meron ngang mangyayari na removal or the time of death ng miyembro ng SPTA BOD. They will need to have conduct meetings and the meeting shall be properly documented, no? To provide, again, transparency of the operations and at the same time, to be open, no, to all other members, no, ano na ba yung mga napag-usapan nila bilang mga council. Okay, again, may quorum tayong pinag-uusapan diyan as part ng dapat ay 2/3 ng vote, okay, ay kasama or more than 50% kapag mag-uumpisa na yung mga resolutions or meetings from among the different officers. Okay, so yun po muna, ha. I will just look into the other parts. Titingnan ko kung may mga importante pa tayo na titingnan dito. But I think I have already mentioned the essential part, no, of the DepEd order. Again, kagaya ng binabanggit ko kanina, yung DepEd order po na ito is a consolidated version of all the different DepEd orders that have already been released sometime around 2008 up to 2009. So, nire-require pa rin yung issuance of certificate of recognition ng SPTA. Sinong gumagawa niyan? It should be the school head. Nire-recognize pa rin natin sila. And within the 30 days from the effectivity of the reg guidelines, to all the SPTAs given automatic recognition under these guidelines. Okay, that satisfy the requirements provided under Section 19.1. Privileges of a recognized PTA, again, hindi po ito bago, hindi po ito new provisions, no? Kapit lang po ito or nag-evolve lang a little bit
from the other debitors, like the construction ng building or the structure in accordance with the SIP na magiging opisina nila. Yan. Okay, ano pa? Use of any available space within the premises, no, as pagiging headquarters niya. Representing PTA in SGC, CPC, Brigada Escuela, and other important council within the school level. Okay? In the SGC, may representation ng PTA, ganon din ang ating CPC or the Child Protection Committee. Okay? Meron siyang mga allowed PTA activities, no? Supporting learners, purchasing and ordination of the following items, mga supplementary materials, school supplies, ICT-based intervention. Organization or organized activities or events, including but not limited to the following: academic enrichment activities, learner support activities, and organized seminars, webinars. So, technically, ito yung mga, kumbaga, ano, yung extended na mga different provisions, no, ng naunang mga DepEd orders as regards the allowable activities ng ating mga PTA. Supporting the school improvement, no, via the SIP, they are properly represented, no, along these different councils in the school. Okay, ang prohibition na, ganun pa rin yung prohibition, no, hindi naman nila pwedeng i-run yung ating day-to-day operation. Ito yung crucial, no, dun sa may financial matters. Consistent with the existing laws, again, no collection policy pa rin yung ibinibigay ng ating DepEd pagdating dyan. However, meron silang tinatawag na DepEd Authorized Voluntary School Contributions or the VSCs. Philippine Red Cross, 5 piso. PTA as amount to be determined by the BOD. Learners organization based on the existing school policies yan. BSP, GSP, 50 pesos. School publications, elementary is 60, high school ay 98. Then anti-TP fund drive naman ay 5 pesos. No? Yan po yung mga VSCs na tinatawag or voluntary school contributions. Okay, malinaw naman po yan dito sa ating DepEd order. Okay? So, I hope that you're able to take note of the different things na nabanggit po natin, mga kapitek. Ulitin lang po natin yung sequencing natin ng ating PTA organization through the ELECOM or the Election Committee to be created by the school head, no? Sila yung mag-run ng different election proceedings. Kasama na po doon yung proceedings for the HPTA, the GRPTA, hanggang sa creation or the organization of the SPTA Board of Directors. Sino ang nagbigay ng, or sino ang nag-create, sino ang natas na mag-organize ng ELECOM? It's a school head. It's a school head. Okay po? So I hope that you're able to take note of that, no? Medyo mahaba itong DepEd order na ito. Umabot ito, I think, ng 91 na mga pages, no? So again, itong mga sumusunod na mga provisions na ay from the school based to the Division PTA Affairs Committee. Okay, ito yung mga bubuo ng Division PTA Affairs Committee hanggang sa umabot dun sa election na tinatawag natin na federated PTA either in the municipal or in the city. No? Bakit importante yun, mga kapitek? Dahil sila naman yung bumubuo ng representation para sa iba't ibang mga council in the municipal or in the city level or even I think in the provincial level. So they are expected, no, to adopt their own bylaws, no, that would have to be consistent with the ones that were stipulated under this DepEd order. All right? So yan po, hanggang dyan lang po muna, mga kapite, ang ating diskusyon ngayong
sa video na ito. I hope that you're able to get some important insights, and kung meron pa kayong mga katanungan at kung may gusto pa kayo halimbawa na ipa-discuss sa ating next na mga videos, mag-comment lang po kayo sa ating comment section, and huwag na huwag po kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel for more videos. Mga kapitek, if you are a subscriber sa ating YouTube channel, you will be given mga exclusive na mga privileges later on kapag malapit-lapit na po ang ating examination. Kaya, huwag kakalimutang mag-subscribe. Na number 13 na po tayo, session number 13 na. Kaya kung bago ka pa lang dito sa ating channel at ngayon mo lang ito nakita yung ating video, pwede mong balikan yung naunang mga videos pa ng ating PTEC NCash Review Program. Maraming salamat mga kapitek at magandang araw.